Welcome back to my channel. Ngayon, gusto kong pag-usapan natin, i-share ko sa inyo mga information about YouTube and mga community guidelines na dapat nating malaman. A very important one that we have to know. At base din sa mga natutunan ko sa na-experience ko. Ngayon, bago natin yan, kailangan tapusin nyo tong video, huwag nyong skip para malalaman nyo talaga ang mga important na kailangan nating malaman. And then, if you are new to my channel, don't forget to subscribe, like, comment, and press the bell icon for you to be notified in my new videos. Okay? Ngayon, una, siguro alam naman natin lahat na bago ka ma-monetize, kailangan mong makakuha ng 1,000 subscribers at 4,000 na watch hour. Alam naman natin lahat yan siguro, klaro yan. But to make it clear with you, pag makuha mo na yung 1,000 subscriber at 4,000 watch hour, hindi ibig sabihin nun na monetize ka na kaagad. Unang gawin niya ni YouTube, i-check niya yung channel mo. I-check niya yan. After that, sasabihin na ni YouTube na monetize ka na. It doesn't mean na makakuha ka na ng sahod sa YouTube. No. Kailangan mo munang makumuha ng money mo, minimum, sa ads. Diba, magbibigay ng ads pag monetize ka na. So, pag nakakuha ka na ng 100 minimum, yun, sasahuran ka na ni YouTube. At saka, yung 100 na yun, dollars, na makukuha mo, hindi ganun kadali yun. Sasabihin ko sa inyo, hindi ganun kadali. Okay? Pangalawa, scam is not allowed at all. For example, yung mga fake ba? Fake na mga info. Alam naman natin siguro yun na hindi talaga allowed yun sa YouTube. Excuse me. Like for example, bigyan ko kayo ng halimbawa sa scam. Halimbawa, yung mag-ano ka, ilalagay mo na you will get 1 million in one day. Diba alam naman natin lahat, imposible yun. Para lang maklik ka at dadami ang viewers mo, diba? So yun, bawal yun. Hindi pwede yun. At ito pa, kailangan tanungin nyo sarili nyo. Bakit ko ba gustong mag-YouTube? Gusto mo bang kumita? Gusto mo bang ma-monetize? Kasi pag ganun ang gusto mo, you have to really be careful sa mga content mo. Pero kung gusto mo lang, kung wala ka namang pakialam na if ever nga there is content na hindi maganda or something ganon, na kung i-remove ni YouTube yung ano mo, channel mo, kung wala kang pakialam, di okay lang din. But if really you want to grow yung channel mo, you have to really listen kung anong sasabihin ko. Kasi ito yung mga bawal base sa na-experience ko. Pangatlo, bigyan ko kayo ng example. Halimbawa, di ba si Ivana Alawi, famous siya. Then, pupunta kayo doon sa comment section, doon sa YouTube, pupunta kayo. At ilalagay nyo na please subscribe my channel at ilalagay nyo yung link na yon. Bawal yun. Hindi rin pwede yung ganun. Dapat iwasan nyo ang gumawa ng ganun kasi hindi magugustuhan ni YouTube yun. Okay? Number 4, about kung yung mag-upload kayo ng videos about hacking. We are talking about content ha, na hindi pwede. Kung mag-content kayo about hacking, not allowed at all. For example, yung mag-ano ka na, how you can hack a password or sa laptop or sa mobile, anything about
mag-hack ka, hindi ka pwede mag-content ng ganun. Okay? Panglima, misleading title, tag, thumbnail. For example, halimbawa, sasabihin nyo like how to cook chicken. Pagkatapos, yung laman pala ng video no, hindi ganun. Yun ang tinatawag na misleading. Hindi yun pwede. Number 6. Please take note. This is very important. Kasi, bagong policy to ni YouTube. Nandito kasi ako sa India ngayon. Yung ano, dito sa India, meron isang ano na isang tao na matagal na siya sa YouTube. Marami na siyang subscriber. Monetized na siya. Pero ginawa nga niya to, live siya, nagpa-raffle, yung magmamigay ka rin ng mga giveaway sa mga subscribers sa video mo, ganun ang content mo, bawal yon. Kasi nangyari nga dito, yung taong yun, kinansel ni YouTube ang right after that day, na nag-ano siya ng video, right after that day, winala yung channel niya. So, nagawa na naman siya ng ibang channel, back to zero siya. So, gusto nyo ba yung ganon? So, try to avoid. Huwag kayong magpa-raffle, huwag kayong mag-giveaways. Okay? Pang-7, do not use others' contents. Only use yung mga copyright-free music. Yung ano din, yung mga movie scenes, videos, do not use. Yung video namin na New Year's prank. Kung gusto nyo yung makita para maintindihan nyo ano yung ibig kong sabihin, sa ano ko kasi sa New Year prank na yun, sa kwarto namin yun, ang background ko is yung TV namin. Naka-on siya kasi nanood nga yung anak namin ng cartoons. Ngayon, kita yun, syempre. Inanuhan kami ni YouTube ng copyright claim. Ang ibig sabihin ng copyright claim, i-share mo yung revenue sa kanila. Okay? Ngayon, syempre, bakit naman namin i-share? Diba? Ganun lang, nakita lang sa TV. So, ang ginawa ng asawa ko, ginawa niya ng paraan na ma-blur siya. Blur. So, it took for him 5 hours para gawin yun. Panoorin nyo yung New Year's prank ko nandoon para maintindihan nyo yung sinabi ko. So, nung nilagyan na ng asawa ko ng blur, naging okay na siya. Yun yung una naming copyright claim. Ang pangalawa, itong pusong bato namin, kinanta ng asawa ko. Pero hanggang ngayon, nakashare kami. Yung content namin yun, nakashare kami yung revenue namin, share. At saka, ang pangatlo namin na copyright claim, yung sa wedding, yung Indian Muslim wedding. Kasi, kinuha, syempre, nag-video kami sa yung kinasal nga, no? May maraming music. So, yun din, copyright claim din yun. Kaya, ang ginawa ng asawa ko, yung mga music na yun na nandoon, inano niya, pinalitan ng ibang music. Ganon. Dito naman tayo sa copyright strike. Yung mga lahat ng mga sinabi ko sa inyo na mga importante lang yun ha, yung mga updates lang yun. Pero marami pang mga marami pang mga policy si YouTube, pero yung mga sinabi ko sa inyo, mga importante yon. Pag makatatlo kayo nun, 3 times, copyright strike yon, 3 times in 90 days, makancel yung channel nyo. Kaya, kung ano man, halimbawa, kagaya nitong movies din, yung movie scene, na ilagay nyo 2 to 3 minutes, copyright strike yan. Kung hindi man kayo mahuli ngayon, today, tomorrow, mahuli kayo. Kaya, better to avoid it. Sana naman, I give you information na katulong ako sa inyo. I hope
and wish you will be monetized and we will all grow. Diba? Thank you for watching.